Iniimbestigahan na ng AFP Western Command ang harassment na dinanas ng ilang mangingisdang Pinoy sa Sabina o Escoda Shoal nito pong Oktubre. Makikipag-ugnayan din daw ang AFP Westcom sa iba pang ahensya para sa kaukulang aksyon. Giit pa ng Westcom, 24 oras silang binabantayan ang West Philippine Sea. Sabi naman ng Chinese Embassy, kanila ang Escoda Shoal na tinatawag nilang Shan Bin Shao. Sa monitoring ng Philippine Navy, 15 China Coast Guard vessels at 14 na Chinese Navy vessels ang namataan sa West Philippine Sea nitong Oktubre. Madalas daw yung makitang dumaraan malapit sa Escoda Shoal, pati sa iba pang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas gaya ng Bajo de Masinloc, Julian Felipe Reef at Iroroqua Reef. Pagtitiyak ng Philippine Navy, patuloy rin nilang pinoprotektahan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagsampa ng reklamo ang lalaki na 3 beses sinampal ng nirelieve na PAOK spokesperson na si Winston Casio. Reklamong slander by deed ang inihain niya sa Provincial Prosecutor's Office sa Balanga, Bataan. Ang lalaki ay empleyado ng niraid na BPO company sa Bagak nitong Oktubre. Kwento ng lalaki, nasa cafeteria sila noon nang may lumapit na tauhan ni Casio at pinaratangan siyang nambabastos sa kanila. Sunod na dumating si Casio na sinubukan siyang suntukin sa tagiliran at sinabing bastos siya. Binitbit siya ng mga tauhan ni Casio sa klinik. May tinanong daw sa kanya si Casio at saka siya sinampal. Nauna nang itinanggi ng BPO company na sila ay Pogo at nag-ooperate ng scam hub. Pansamantalang nirelieve sa pwesto si Casio na umaming sinampal nga niya ang lalaki dahil binastos umano nito ang kanyang tauhan. Humingi ng paumanhin si Casio sa kanyang inasal. Naka-confine si Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Quiboloy sa Philippine Heart Center sa Quezon City dahil sa irregular heartbeat o hindi regular na tibok ng puso. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, dinala doon si Quiboloy noong November 8 matapos dumaing ng masakit na dibdib noong November 7. Sa utos ng Pasig Regional Trial Court, mananatili si Quiboloy sa ospital hanggang November 16, Sabado, para makumpleto ang kanyang medical tests. Ayon naman sa abogado niyang si Attorney Israelito Torion, walang dapat ikabahala dahil dati na raw may irregular heartbeat ang pastor. Sa gitna po ng masungit na panahon sa ilang bahagi ng Luzon, nagpapakawala ngayon ang tubig ang ilang reservoirs. Ayon sa PAGASA, tig-2 gates ang nakabukas sa Ambuklao at Binga reservoirs ng Benguet, habang tig-1 gate ang naglalabas ng tubig sa Magat at San Roque reservoirs. Preemptive release ang umano'y isinasagawa sa mga nasabing dam para umano maiwasan ang pag-apaw habang inaasahan ang dami ng ulang bubuhos sa mga watershed. Sa nakalipas na 24 oras, mataas ang tubig sa Pantabangan Reservoir, habang mababa ang water level sa Angat, Ipo, Lamesa at Caliraya. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na po para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Kabi-kabilang landslide ang naranasan sa ilang lugar sa Cordillera Administrative Region at Hilagang Luzon bunsod ng pananalasa ng Bagyong Nika. Bumagsak ang bahay na yan sa Bagaw, Cagayan matapos sa gumuho ang lupa malapit sa ilog sa kasagsagan ng bagyo. Sa Kasibu, Nueva Vizcaya naman isinara muna sa mga motorista ang isang kalsada matapos na matabunan na bumagsak na puno at malalaking bato. May naitala rin pag-uho ng lupa sa mga bahagi ng Napua at Namatek ng Bagyo Bontoc Road sa Sabangan Mountain Province. May landslide din sa National Road ng Balantoy Poblacion Area sa Balbalan, Kalinga. Nagsasagawa na ng clearing operations ang mga LGU para muling madaanan ang mga naturang kalsada. Mahigit sa 30,000 pisong halaga naman ang alahas at pera ang nabawi mula sa 4 na umano'y miyembro ng Budol-Budol Gang sa Pinili, Ilocos Norte. Sa lungsod naman ng Lawag, patay ang isang trabahador matapos na makuryente at atakihin sa puso. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV.
Tama sa ulo ng bala ng baril ang ikinasawi ng isang lalaki sa Calasiao, Pangasinan nitong Sabado. Suspect ang kanyang kainuman sa isang bar doon. Na-recover ang ginamit na baril sa krimen na isang improvised pistol. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Still under investigation pa po, so nakakandak po sila ng thorough investigation upang makita po natin kung sino pa yung nasa likod nitong pangyayaring insidente na to. Sa Lawak, Ilocos Norte, natagpo ang patay ang isang trabahador ng ipinatatayong establishmento. Nadiskubre siyang nakahandusay at hawak ang light stand na may nakakonektang live wire. Lumabas sa pagsusuri na namatay siya sa cardiac arrest at pagkakuryente. Iuuwi ang katawan ng biktima sa dugupan kung saan siya lumaki. Sa bayan naman ng Pinili sa Ilocos Norte pa rin, arestado sa checkpoint ang apat na umanoy, miyembro ng Budol-Budol Gang. Nabawid sa kanila ang alahas na nagkakahalaga ng 20,000 pesos, cash na 14,000 pesos at ilang Canadian dollars mula sa kanilang na biktima na isang lola na 89 years old. Ayon sa mga awtoridad, nagpunta sa bahay ng biktima ang mga suspect at sinabing nanalo siya ng mga gamit sa kusina. Para maklaim iyon, kailangan niyang magbigay ng mga alahas. Nahuli ang mga suspect matapos matandaan ng biktima ang puti nilang sasakyan. May nakuha rin ilang pakete ng hinihinalang shabu sa loob ng sasakyan. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang mga suspect. Wala silang pahayag. Payo ng mga awtoridad, huwag tumanggap ng kahit na ano mula sa mga hindi kakilala para hindi mabudol. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Problema ngayon ang ilang taga-kasiguran na Aurora matapos wasakin ng bagyong Nika ang kanilang pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. May ulat on the spot si Darlene Kay. Darlene? Connie, maayos na yung panahon dito sa Kasiguran Aurora, pero kitang-kita yung pinsalang iniwan ng bagyong Nika. Itong kinatatayuan ko ay isang sagingan at katulad ng nakikita nyo, talagang totally damaged. Ibig sabihin, lahat ng 100 puno rito ay winasak ng bagyong nagdala ng napakalakas na hangin at ulan. Nang maglandfall ang bagyong Nika dito sa probinsya ng Aurora pasado alas 8 kahapon ng umaga, ramdam na ramdam dito ang pagbayo ng malakas na hangin na sinabayan ng malakas na buhos ng ulan. Kaya wasak ang ilang bahay, nagtumbahan ng mga puno at poste ng kuryente. Nalubog sa bahang ilang lugar tulad dito sa kinatatayuan kong Barangay Marikit sa Kasiguran. Tumigil ang ulan kahapon ng hapon. Ngayong umaga, maganda na ang panahon kaya wala nang baha dito sa Barangay Marikit. Pero naiwan naman ang pinsala sa mga bahay at hanap buhay ng mga residente. Si Tatay Reynaldo na nagtatrabaho sa sagingan, hindi alam kung paano babangon dahil aabuti ng 4 na taon bago tumubo at mamunga uli ang mga saging. Si Larry naman, nalubog na nga ang bahay sa baha, nawasak pa ang taniman na pinagkukunan nila ng pagkain. Narito po yung pahayag ng aming mga nakausap na residente. Hinayang man, ma'am, ay talagang sirap ng buhay namin dito sa Aurora. Talaga wala tayong magawa. Sabi ko nga, sana may ayuda naman na dumating sa amin. At talagang kami halos wala rin po ma... Sasabihin ko na ng totoo, talaga wala nang makain. Okay. Koni, nadaraanan na yung lahat ng mga kasada dito sa bayan ng Kasiguran dahil tapos na yung clearing operations kahapon pa lang. Pero wala pa rin kuryente dito at pahirapan pa rin yung linya ng komunikasyon sa ibang lugar. Samantala, ang kahit papaano ay magandang balita naman sa buong probinsya po ng Aurora at dito rin sa Kasiguran ay walang naitalang casualty, walang nasaktan, walang namatay at walang naiulat na nawawala. Koni. Oh, pero yung nabanggit mo nga, hindi pa ayos yung linya ng komunikasyon, pati na rin ng supply ng kuryente. Meron bang abiso kung more or less within this week ay maibabalik ang mga yan? Koni, yan yung gusto din ng mga local officials at pati, lalo na yung mga residente na nakakausap ko dito na sana raw ay sa lalong madaling panahon maibalik na yung supply ng kuryente. Pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa raw nila masabi kung kailan talaga maaayos yung linya ng mga kuryente dahil maraming ang poste ng kuryente yung nagtumbahan dahil sa lakas ng hangin at ulan na naranasan dahil sa bagyong Nika kahapon. Pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa pamunuan ng Aurelco para sa lalong madaling panahon
panahon ay maibalik na yung supply ng kuryente, Connie. Yung tubig ba rin nila ay naapektuhan dahil sa bagyo? Connie, kahit papaano naman yung maraming mga bahay, maraming mga residente rather dito ay may supply naman ng tubig. Yung talagang kuryente lang yung kanilang problema at pati na rin yung linya ng komunikasyon o signal sa ibang lugar dito. Maraming salamat, Darlene Kai. Nag-celebrate ng blockbuster success ang cast ng pelikulang Balota sa pangunguna ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Sa Thanksgiving dinner, present ang ilan sa cast members na bumuo sa pelikula. Nariyan si Sparkle star Will Ashley at ang direktor na si Kipo Evanda. Present din dyan si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gonzon Valdez, GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibet Gira Sonable, GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion, Vice President for Drama Cheryl Ching Si, at Assistant Vice President for Drama Helen Rose Sese. Happy si Maria na nakapag-iwan sila ng mensahe sa mga manonood at natuwa rin siya na marami sa mga nakapanood ay guro at mga estudyante. Isa lang ito sa mga senyales na mas marami pang gagawin yung mga Pilipino na gantong pelikula na tatangkilikin talaga kay Sinimalaya man yan, kung big screen man yan o kung ano man yan. Maganda na bumabalik na uli yung mga tao para suportahan yung pelikulang Pilipino. We're very happy and we're very thankful to Marian for agreeing to be part of this movie. And nakita naman natin na perfect siya bilang Teacher Emmy. Aww.